Good day mga master, no? For today's video, mag-unbox tayo ng camera. Actually, yung camera na to is binili to ng kaibigan ko na Seaman. Shoutout nga pala kay John Alvin Antonano. Bali, Seaman to si yung tropa ko na si John. Tapos, nag-message siya sa akin. Sabi niya, tatapos yung kontrata niya. Tapos, yung baba niya is US. Yun. So, nag-message sa akin kung gusto ko daw bumili na camera. So, sabi ko, sige. Patingin ko ng mga price. Ayun, tinignan ko yung mga price. Yung una ko sanang bilhin is yung 6. Kaso, nung kinyek niya bago siya bumaba is na out of stock, na ubos. So, ayun, sabi niya, palit na lang ako. So, sabi ko, sige. Ayun, may nakita kami. Ito, nakita kami. 7. Hero 7 po yan, mga tropa. So, yung presyo, medyo may kamahalan kasi nga, naka-bundle eh. Bundle set ng GoPro Hero 7. Kasi yung ginagamit ko pang vlog is yung 4. Hero 4 lang. So, sabi ko, mag-upgrade na rin ako. Kasi, gusto ko sana yung 8 kaso hindi ko kaya. So, ayun. Na bumagsak ako sa 7 na bundle set. Ito mga tropa. So, bago natin buksan, ito muna. Intro. So, ayun mga master, bago tayo magpatuloy, so bali mag-shoutout muna ako sa mga tropa nating mga local vloggers na nag-comment sa mga uploads ko sa YouTube. Kay Dantoys TV, The Christian Rider, kay Cyro TV Motovlog, tapos kay Pau Motovlog, kay Jerpo Motorist, yun. Kay The Choco Wonder, tsaka ito, yung pinaka-special, si Red Mamba Motovlog. Kasi, nung last time ako nag-open, nung December, kay Red Mamba Motovlog yung nakita kong comment. So, ayun, master, shoutout sa'yo. Shoutout na kita. So, sa mga kapwa kong motovloggers or sa mga kapwa kong mga local motovloggers, support-support lang po tayo. So, ito na mga master. Bali, ito mga master is yung GoPro Hero 7, naka-bundle set, kaya medyo iba yung lalagyan. Pag bumili ka ng GoPro, is yung naka-box na transparent, tapos makikita mo yung camera sa loob. Or sabihin na natin, may makikita ang camera na naka-display, kasi nga, transparent ito. Naka-bundle set. Actually, hindi talaga siya open box kasi nga, itong GoPro na to is sa kuwan na nabili sa Amazon or Amazon, correct me if I'm wrong, Amazon. So bali yung price nito is tumataginting na $329 including tax, kasama po siyang taxes. Nung na-receive niya is binuksa niya sa barko. Chineck niya din kasi baka may kulang or wala yung walang laman. So, chineck niya din. Actually, first time ito mag-open dito eh. So, buksan natin mga master ha. Tiki. Ito siya mga master. Yun. Ano? GoPro. So, hindi siya same sa box na nabibili natin dito sa Pinas or na-order natin sa Lazada, Shopee. Ito ibang box kasi nga, bundle set. So, dito yung camera, tapos dito yung bundle niya. Dito yung bundle. Dito. So, buksan natin sa isa. Kunin natin ito.
What's inside the box? Tara. Yan yung camera. Hero 7 na black edition. Kasi dalawang klase yung Hero 7. Merong 7 na silver or white ata yun. Tapos ito yung black. Kasi yung silver or white, built-in battery po siya. Ito, hindi siya built-in. Pwede siya mapalitan ng battery. So, sabihin muna natin. Inside the box, check. So, manual. GoPro. Another manual, yung makapal, yung libro. Ito, ito. Tapos, ito yung kasama sa bundle. Buksan natin baka makakita. Yun. Yun yung kasama. Ilang nahulog. So, may nahulog. Ano yung nahulog? Or ano yung kasama? Battery. Isa. Bilangin natin. Ah. Yan tayong battery. Isang battery. Second battery. Ayan, dalawang battery yung kasama. Kasi kapag bibili ka ng GoPro, yung sa clear na box, isang battery lang yun. Ito, dalawa. Dalawa po siya. Tapos, may protector. Yung waterproof ata yun. Ito, original protector ng Hero 7 na GoPro. Kasama siya sa bundle. Kasi nga kapag bumili ka, hindi ito kasama. Bibili mo to separate yung waterproof na case. Tapos yung back case niya, dalawa. Ito, may... Ito ata yung sa kwan eh. Not sure kung touchscreen din to. Ay, hindi ata. Ito waterproof talaga. Tapos ito yung isa. Ito yung sa touchscreen. So, ayan, mayroon siyang waterproof case. Tapos silicone case. Ito kapag bibili ka nitong GoPro, wala ito eh. Hindi ito kasama. Bibili mo talaga separate yung sa GoPro. Mabibili ka na separate na silicone case. Yung sa bundle mayroon silicone case. Yun yung sa mount. Ito yung standard mounting. Parang kasama talaga to sa GoPro kapag bibili ka. Yung sa bibili na sa clear box. Kasama yun. Ito, cable. Type-C. Ito yung USB cable ng GoPro. 5, 6, 7, 8. Type-C na po siya. Kasi yung tropa ko, last time, ginamit ko yung 5. Baka Type-C siya. Ito, holder. Tapos ito, isang kwan pa, back piece na waterproof na kasama. And then, another libro, manual. So, yun lang. Check. Unfortunately, plus yung kasamang sticker, kasi nga kapag bibili ka ng GoPro, may kasamang sticker yan. Ito, wala. So, ayan yung mga kasami ng GoPro natin, mga master na nabili. Sa lagang $329 or sabihin na natin $330. Compete lang kung sulit ba o hindi yung presyo para ha. So, ayun, may nahulog pa. Stacks. Yun nga, walang kasamang sticker. Check. Dito, wala rin. Kukunin na natin yung mismong camera.
mga master yung mismo kamila. Ito yung sa mount. Tapos, kapag bibili ka ata ng 5, 6, 7, 8, hanggang 10. I'm not sure sa 8. 9 ka sa 10. Kung kasama, to. Pero sa 5, 6, 7, 8, kasama talaga to yung outer protector niya. So, buksan natin. Master, kung mayroong pre-charge yung battery. Walang laman, unfortunately, walang laman yung battery. Check natin yung isa. So, dalawang battery mga master, walang laman. As in zero charge. So, ang gagawin natin, charge muna natin para magkalaman yung battery. Tsaka ito mga master sa kinagandahan, yung bago ko mamili nito, yung natawa ko sa sarili ko is ito yan, Black Edition 7 yan. Natawa ko sa sarili ko Bago ko binili to, or bago ko pinabili sa kanya to, or sabihin na natin, bago dumating sa akin itong kamera na to, is meron akong biniling case. Ito, popular talaga sa mga motovloggers, yung brand na to. Almost, ito yung ginagamit na brand pa mga famous motovloggers natin na mga kasama. Sina Jawo, sina Marbs, ganun, sila Motoronda. Mayroon akong Olanzi case. Yan, compatible yan from 5, 6, 7, 8. Yan, Olanzi case. Dito. Yan, Olanzi. So, sandali na lang mga master. Charge muna natin yung battery. Tapos, pag yung nagkalaman, test natin. So, ayun mga master, bumabalik na tayo, nakapag-charge na tayo, kahit konti. Habang nag-charge ako, nag-take off spot na rin ako, tapos nagpalit. Ayun, Panda Rider. Actually, isa akong Food Panda Rider, tapos X Grab Food Rider. So, ayun mga master, balik tayo. Nakapag-charge na tayo ng GoPro natin kasi nga kanina, kasi wala siyang pre-charge, zero talaga yung battery niya. So, nag-charge tayo. So, I think meron ng laman to. Kasi nga, medyo matagal na. So, ngayon mga master, yung isa pang yung sa 4 kasi, yung mga master, yung memory card nung ginagamit ko is yung nalagyan, yung memory card. Itong sa 04 is yung sa gilid. Dito lang yun, sa tanda. Yung sa 5, 6, 7, 8, dito sa loob. Ayan. Pagkali tayo ng memory card. Actually, ay kwanto. SanDisk Ultra. 128 GB. Ayan. 128 GB. Ultra lang to. Pero yung mostly na nang ginagamit ata yung Extreme. Yun yung advice sa akin Yung tropa kong nagbablog. Extreme. Kaso walang stock. Walang stock kung nag-try ako magtanong dun sa... Kaya trabaho ko ng tropa kong isa.
isang computer shop, walang stock. So ito yung nirecommend nila muna, SanDisk Ultra 128GB. So lalagay muna natin mga master. So start tayo. So kapag bago yung GoPro, meron dito select language. Select muna natin. Set up natin from language, date, time. Tapos mag-install ka pa ng quick. Yan, meron akong quick sa cellphone ko. Ito yung kinagalit yung camera ngayon. Merong quick na application, GoPro, ng GoPro. So, bali, doon mo makikita ang, sa application yung mostly set up ng GoPro pag naka-connect siya. Start po muna mga master. So, ayun, pag-setup na tayo. Ang pangit lang, ang ayaw ko lang talaga sa GoPro na Hero 5. 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, I don't, talang ganun din ata, is yung mic. Kasi, yung mic niya, bago mo sagsakan ng mic, dapat bibili ka ng mic adapter. Unlike sa 3, plug-in na lang, plug-in play. Sa 5, 6, 7, 8, hanggang 10, kailangan mong bumili ng adapter. Dali lang. So, ang adapter is almost mga 3,000 sa Henry's camera. Tapos sa iba, medyo mataas siya ng konti. Meron din pala sa Shopee tsaka Lazada. So yung sa akin, ayan, bumili ako. Kasi ito mahal. Bumili ako ng mic adapter para sa camera ko. So merong adapter, dapat merong Alansi. Alansi case yan po. Alansi. So bali mga mayon mga master, lagay ko yung GoPro ko sa Alansi. Siya. Tapos lagay mo yung adapter dito. So, ngayon mga master, bago nyo ilagay, tuturuan mo yun isang tricks kumbaga. Puna natin to. So, kapag maglalagay ka ng GoPro sa ulansi, dito yan. Ang ganun. Pero yung mic, bangga yung dito kasi yung mic eh. So kailangan natin tanggalin yung cover ng mic. Ito simple fix lang. Bali sa ako, ako din nakita to sa isang review. So bali dito yun, parang ginaganito lang eh. Ayun, slowly but surely lang, baka maputo. So kunin muna natin ito mga master dito. So ayan, nakuha na. So ayan mga master, nakuha na, natanggal na. So lalagay siya natin yun sa ulansi natin. Yun, open na yung one ng sa mic, yung sa mic adapter. So babalik natin muna itong cover. So yun mga master. So ngayon, nabuksan natin ito. So dito, adapter. Tumating siya kanina. Na-order ko sa Shopee. Tumating siya kanina. It's sealed. Hindi lang. Tigas.
Kain na lang natin. So, ito po. Ito yung pinaka mahal na mic adapter. Gaano bili ko dito? 3,000 plus shipping. So, lalagay siya natin dito. Yun. Tapos dito. Mali. Mali ata, mali. Mali, mali, mali. Ayun. Vlogger na talaga, oh. Vlogger na. So, ayun mga master. Ayusin na natin ito na maayos. So, ayun lang mga master. Tapos dito tayo maglalagay ng mic. Yung mic natin, generic lang muna. Gusto ko lang bumili rin boya. So, generic lang muna yung bumili. Available kasi. Namura. Try lang naman. So, ito yung setup natin mga master. Yun. So, bali, ito yung isa sa pinakamahal na setup na natawag dito na ginawa ko. Ubos yung pwet ko sa kaka-deliver. So, ayan mga master. Hanggang dito na yung tag dito. Yung unboxing natin ng Hero GoPro Hero 7 natin na nabili sa US. Naubos yung sound dito, yung pinag-ipunan ko, naubos dito. Pero okay lang, at least nakuha ko yung setup na gusto ko. So, dito na mga master. Tapos, bago nga pala, abangan yung kadugtong ng video na to, yung testing natin ng camera na to. Bali yung setup ko ngayon sa naset ko sa GoPro is yung 1080x30 frames per seconds. So nandito na tayo sa dalawang version. Try na natin pabilisan, okay? Ito naka close visor tayo, nakasalado yung visor natin. Yung lens, closed lens, check natin. Wind noise. Ayan, ito tayo ng 80. Ayan, close visor. Naka-close lens tayo ngayon. So, nanali lang, mag-U-turn tayo dito. Speed up muna tayo. Ito, try natin open lens. Open lens mga kaps. 80. Awesome. Ayun na lang magsabi kung quality ba. Yung quality ng generic. Kasi usually generic yung ginagamit ko kahit sa Hero 4 ko. Yung ginagamit ko na mic is yung generic kasi di siya masyadong sensitive sa wind noise. Unlike sa boya, kapag nilagay sa PC, sensitive talaga sa wind. So, hanggang dito na lang mga master. Tambay muna ako, maghanap pong bukit. Ride safe sa lahat mga master.
me again, Chong. Kapow.